Saan? Magandang hapon sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating ikalawang serye sa hapong ito, pamanhin po. Magandang hapon sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating sa ikalawang serye ngayon, ang unang tagapanayam sa hapon na ito ay nagtapos ng pag-aaral sa elementarya taong 2012 sa Segunda R. Quahaw Memorial Elementary School at sekundarya taong 2018 sa Carrascal National High School. Kasalukuyang nasa ika-apat na taon sa kolehiyo at bilang bagani ng wikang Filipino, naniniwala siya na ang lahat ng bansa ay may sariling wika dahil ang wika ang siyang bumubuo sa isang bansa. Salubungin po natin ng isang virtual na palakpak si Binibining Cindy S. Dumalaga. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga wastong gamit ng gitling. Isang bantas na maraming gamit ang gitling, kaya't marami ang nalilito kung paano gamitin ito. May mga pagkakataong nagagamit rin ito sa hindi kailangan. Narito ang mga wastong gamit ng naturang bantas. Una, sa inuulit na salita. Ginagamit ang gitling sa mga inuulit na salita. Ang halimbawa ay narito. Ano-ano, araw-araw, gabi-gabi, sira-sira, iba-iba. Pag dalawang pantig ang isang salita na inuulit ay ginigitlingan ito. Sunod ay kung mahigit dalawang pantig ang salita, ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, pali-palito, balu-baluktot, suntok-suntokin, tagu-taguan. Yan lang ang tatandaan natin. Pag dalawang pantig lamang ang salita, ay iulitin ito ng buo at lagyan ng gitling. Ngunit kung lumagpas na ng sa dalawang pantig, ay ang unang dalawang pantig lamang ang ating lalagyan ng gitling. Pansinin, inuulit ang buong unang dalawang pantig kung may dalawang pantig lamang ang salita, gaya nga ng sabi ko kanina. Ngunit, hindi inuulit ang panghuling katinig ng ikalawang pantig kapag mahigit dalawang pantig ang salita. Inuulit ang buo, ano-ano, inuulit ang dalawang pantig lamang, bali-baligtad, sino-sino, inuulit ng buo, bula-bulagsak, inuulit yung unang dalawang pantig lamang. Ngunit, kung may unlapi, isinasama ito sa unang bahaging inuulit. Halimbawa, pasuray-suray. Ang panlapi dito ay pa. So, isasama natin siya sa unang pantig na kung saan bago natin ginigitlingan. Pasuray-suray, pasayaw-sayaw, nagkawasak-wasak, pabalik-balik. Sige nga, sino ba sa inyo ang makakapagbigay ng halimbawa?
may unlapi na na inuulit ang salita. Sino ba? Wala ba? Sige, ako ang magtatawag, ha? May kaapilyedo pala ako. Sige, ikaw nga, Binibining Dumalaga. Paminsan-minsan po. Paminsan-minsan po. Paminsan-minsan. Tama, mahusay, Binibini. Sige, sino pa? Isa pa. Magtatawag uli ako. Sige, si Binibining Palma. Nariyan ba? Palakad-lakad. Mahusay, naiintindihan talaga. Sunod tayo. Tandaan, ginagamit ang gitling sa salitang inuulit. Hindi ito ginagamit sa salita na may mga pantig na ulit, inuulit, ngunit walang kahulugan kapag inuulit. Halimbawa, paru-paro, ginigitlingan ba o hindi? Ginigitlingan. Ginigitlingan? Sino po? Hindi. Hindi pwedeng gitlingan yung salitang paro-paro dahil walang salitang paro. Walang kahulugan yung salitang paro pag hiniwalay mo yung dalawa, ha? Tapos yung gamo-gamo. Wala siyang gitling. Tandaan, hindi ginigitlingan yung salitang gamo-gamo dahil pag hiniwalay, walang salitang gamo. At maging ang alaala din. May mga nakikita ako na mga alaala na nilalagyan ng gitling, di ba? So hindi talaga tama 'yun kasi ang pinaghiwalay ang salitang ala ay walang kahulugan. Tandaan natin 'yan. Ang sari-sari, ginigitlingan siya. Bakit? Dahil may salitang sari. Samut-samut, ginigitlingan siya dahil may salitang samut. Samut-sari, hindi samut na may apostrophe tina, tapos gitling agad. Hindi, ha, kasi kumakatawa nito ang samot na may gitling sa samo at sari. Iba't iba, hindi pwedeng gitlingan na may apostrophe t kasi kumakatawa lang ito sa iba't iba. Pangalawa, sa isahang pantig na tunog, ginagamit ang gitling na anumatopekong pagsulat sa mga iisahing pantig na tunog. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, flip-flop. Basta ganyan, tik-tik. Sige nga, sino ba sa inyo ang maaaring ang makapagbibigay pa? Marami pa. Marami pang mga tunog na tigi-isang pantig lamang. Sino pa ang makapagbibigay? Ratatat. Sino po? Clark. No. Ay, si Clark? Ano po yun? Ratatat po. Tama, mahusay. Ano pa? Sino pa? Sino pa? Meron pa? Tatawag ako. Sige. Sige, si Binibining Limbaga. TikTok po. Ano ba? TikTok. Sige, mahusay. Sino pa? Meron pa. Zigzag po. Marami pa. Mahusay. Sino pa? Wala na? Meron pa. Marami pa. Mga iisang pantig na tunog. Bang. Sino po? Bawaw po. Agnes. Sige, sino pa? Meron pa ba? Meron pa, marami pa. Sige, isa na lang ang hihingin ko. Uli, si Binibining Suwaso. Last. Binibining Suwaso, nandito ba? Sige. Maraming mga iisahing pantig na tunog. Meron pang ing-ing, meron pang tsug-tsug. Sige, kasunod na tayo. Pangatlo ay sa paghihiwalay ng katinig at patinig.
ginagamit ang gitling upang paghiwalayin ang patinig na nagtatapos sa katinig at ang sumusunog na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, itong pag-asa. Ang sinusundan ay katinig, tapos ang kasunod ay patinig. So dapat gitlingan siya, mag-isa, agam-agam, pang-umento. Kasi kung walang gitling, mag-iiba yung kahulugan. Pang-ulo, kung walang gitling ay pang-ulo. Kaya lalagyan natin ng gitling yung pang-ulo para malaman na gamit pang-ulo. Chopstick, brownout. Sige, ano pa? Ano pang halimbawa ang may bibigay ninyo? Marami yan. May-ari po. Sino pa? Mahusay. Sino pa? Pag-ibig. Mahusay. Sino pa? Pag-ibig. Sino ba? Sino sa pag-ibig? Si Luaris. Luaris po. Sino pa? Banggitin ang apelyido bago magsalita. Mag-alis po, Navidas. Sige, ano pa? Wala na? Marami pa yan. Kung iisa-isahin natin ay haabutin tayong hanggang bukas. Sige, sunod na tayo. Ngunit, ginagamitan ng gitling ang salita kahit nagtatapos sa patinig ang unang pantig. Kapag pangalang pantangi ang kasunod. Halimbawa, pamandaluyong, maka-Filipino, taga-itugan, makabansa. Ano pa? Ano pang halimbawa? Ano pa? Madali makabayan po. Makabayan. Makatao. Makatalikasan. Banggitin po ang Bernardino, makatao. Makatao po, Suwaso. Ano ba? Pangalang pantangi, ha? Ano pa? Makaduterte, di ba? Sa ngayon, Makaduterte, Makaline, Makamarcos, mga ganyan, mga pangalang pantangi. Tapos, kahit ano, mga patinig yung sinusundan ay ginigitlingan pag ang kasunod ay pangalang pantangi. At kapag salitang banyaga at nasa original na baybay ang kasunod, pa-cute, pa-cremate. Diba? Kailangan natin gitlingan para ma-emphasize na ang kasunod ay mga banyagang salita, nag-jogging, maki-computer. Ano pa? Magbigay ng ilang halimbawa. Wala? Sige. Affordable? Ginoong affordable? Magbigay ka nga ng halimbawa. Umapoy? Sige, magsalita kayo para ma... Aporbo po. Aporbo. Sige, ano yun, aporbo? Pa-fall. Tama, mahusay. Ano pa? Sino yung si... Prias po. Prias, ano yun? Prias? Nawala yata si Prias. Umapoy. Hindi ko pa naririnig si Umapoy. Pa. Sige. Sige, kasunod na tayo. Panglima ay sa bagong tambalan. Pag magtatambal tayo ng dalawang salita ay nilalagyan ng gitling. Ngunit, wala pang alituntunin kung kailan inaalis o nilalagyan ng gitling ang tambalan. Dahil may mga matandang
may mga ibang tambala na nilalagyan ng gitling kahit walang nabubuo, kahit may nabubuong bagong kahulugan. Kasi 'di ba sa iba na pag-aaralan natin na pag may nabubuong bagong kahiligan, pag tinambal mo yung dalawang salita ay hindi mo na dapat siya gitlingan. Ngunit wala pang tuntuning ganyan, kaya susundin natin kung ano yung mga nakasanayan na ng iba, gaya ng palipad hangin na may gitling, basang sisiw na may gitling, bunong braso na hindi pa rin inaalisan ng gitling. Wala pang alituntunin kung kailan inaalis at nilalagyan ng gitling ang tambalan. Sunod. Iwasan ang bigyan. Halimbawa, iwasan natin yung bigyang pugay. Maari naman tayong magsabing nagpugay, bigyang pansin, o baari naman tayong maari naman sabihin nating pansinin, di ba? Huwag bigyang parangal. Maari namang parangalan. Kaya iwasan natin yung pagtatambal ng bigyan. Pagtatambal ng bigyan. Kasunod, ang punong kahoy. Ang punong kahoy ay tambalan, ngunit walang gitling. Dahil ang punong kahoy ay dalawang salita, puno plus ng at kahoy. Buntong hininga, walang gitling din. Bunton plus ng at hininga. Sa iba ito ay meron ding gumagamit ng salitang punong kahoy dahil sa pagpapalitang o at you, di ba? At o at you. Ngunit hindi ito katanggap-tanggap. Ang sinusunod ay yung ulang talaga, punong kahoy. Kaya iwasan natin yung paggamit nito, punong kahoy na you at buntong hininga na you. Pangwalo, sa pagsulat ng oras, ikawalo ng umaga, ika-siyam ng Marso, ika-sangdaang anibersaryo, alas dos ng tanghali o alas dos ng tanghali. Kapag nagsusulat tayo, nakasunod yung oras ay lagyan natin ng gitling. Tandaan natin yan, ha? Huwag kalimutan. Kasunod naman ay sa kasunod ng de. De color. Lagyan natin ng gitling de color. De cajon. De mano. De lata. Sige nga, magbigay kayo ng halimbawang may salitang may de. Sige. De lata. Tama. Meron na akong ditong delata. Magbigay ka pa ng iba. Bate po. Bote po. Tama. Mahusay. Ano pa? Digulong po. Bernardino po. Deboto. Sino pa? Digulong po. Italian mom. Dekada. Digulong. Debote po. Binbini. Bago ang sagot. Ano, sino nga nagsabi ulit ng dekada? Sandali lang. Suwaso po binibi. Hindi po pwede ang dekada dahil pag kada, walang salitang kada. Debotor. Debot. Suwaso po binibini. Ano yung suwaso? Debote. Oh, sige. Sino pa? Pagasbas po. Ano yung pagasbas? Digolong po, binibini. Sige. Sino pa? Demotor. Sino po? Konte po. Sige, ano yun? Demotor. Demotor. Mahusay! Pag may de ay lagyan talaga natin ng gitling bago ang salita, ha. Next. Sa kasunod ng di. Di mapiang gatang, di maitulak kabigil, di mahipo, di mahugot-hugot, di kagandahan. Ano pa? Sige, magbigay pa ng halimbawa na di. Magkaiba ang de at di, ha?
Di mali parang uwak. Di kanalak. Pakibanggit po ang apelyido balang sagot. Mulet po. Mugaw. Muleta po. Sige. De mali parang uwak. Sige, mausay. Sino pa? De malaglagang po binibini. Mula po. Suwaso po. De karunungan. Di kagandahan. Mugaw po. Meron ako di kagandahan. Sino? Magbigay ng iba. De karunungan. Pwede yung mahulugan ng karayong. Misyona, di ka na isali. Magtatawa na lang ako kasi ang gulo. Sandali lang, magtatawag na lang ako. Bigyan din natin ng chance yung iba. Kasi baka... Biyan eh. Sige. Pakinggan natin si... Binibining Junyesyo. Hindi ko pa naririnig si Binibini. Binibini? Sige, babalikan kita mamaya. Si Binibining Luares. Sige, babalikan din kita mamaya. Si Binibining Navedas. Wala rin? Sige, si Binibining Misyona na lang, panghuli. Kanais-nais po. Mahusay. Sige, sunod na. Sunod. Hindi, karanungan. Tapos na po tayo, Ginoo. Sige po, sa apelyedo. Dito ka na lang, Ginoo. Dito sa apelyedo tayo. Nilalagyan ng gitling ang apelyedo kapag halimbawa ang isang babae ay nag-asawa na. Halimbawa ito, Carmen Guerrero Nakpil. Ang Nakpil ay apelyedo ng kanyang asawa. Anastasia Heron Gitling Tupas. Ang Tupas ay apelyedo ng kanyang asawa. Ito ay nagaganap lang sa babae ha, hindi sa lalaki kasi yung babae lang yung nagbabago ng apelyido. Nilalagyan ng gitling. Ngunit si ngunit may nangyayari kay Graciano Lopez Haina kasi dapat kasi itong Graciano Lopez E. Haina na ang ibig sabihin ay sa Pilipino ay EI at di ba? At ang Graciano Lopez E. Haina. Ngunit nakasanayan ang gamitin yung gitling tapos apelyedo niya. Ang mga gumagamit lang dito yung mga babaeng may asawa na, di ba? Tulad ko. Charot. Tulad ko. Tulad ko ako, gumagamit na rin ako sa Facebook o hindi ko pa matanggap na may asawa na ako. Kaya nilalagyan ko ng gitling yung apelyedo ko at saka sa asawa, bago yung apelyedo ng asawa ko. Sige. Panghuli, pagsaklaw ng panahon. May dalawang uri, gatlang N at gatlang M. Tandaan, magkaiba ang gitling, gatlang N at gatlang M. Ang gitling ay mas maliit sa gatlang N. Ang gatlang M ay ang mas malaki sa gatlang N. Ang gatlang N ay ang panahong sakop o saklaw ng dalawang petsa. Kapag nagsusulat ka ng petsa ay gatlang N ang gamitin mo. Ngunit kung ginagamit kapag ibinibitin ang daloy ng pangungusap at may idinilagdag na impormasyon sa pangungusap, ang gagamitin ay gatlang M. Halimbawa, sa gatlang N, pag nagsusulat tayo ng taon, 1882 hanggang 1903. Ang gagamitin natin ay hindi gitling ha, magkaiba ang gitling, gatlang N at gatlang M. Gagamitin natin ay ang gatlang N, yung kasunod sa gitling. 23 Hulyo 1864 hanggang basta pag nagsusulat ka ng ganyan, gamitin mo talaga yung gatlang N.
Pag Gatlang M, iba naman ang gamit ng Gatlang M. Napapansin natin ito sa mga nagsusulat, may mga nagsusulat dito sa tula, di ba? Napalingon ako at nanlaki ang mata para ma-emphasize nang makita siya. Kailangan ng taumbayan ang anumang tulong gaya ng pagkain, di ba? Para i-emphasize kung ano yung kailangan ng tulong gagamitan ng Gatlang M. Pagkain, damit, sigaan, malinis na palikuran, tubig at marami pang iba. Meron din sa pagpapahayag ng pagkaabala o pagbabago ng kaisipan, ginagamit ang Gatlang M. Nagkita kami ni Fez sa reunion, subalit hindi kami nagkausap. Paghihiwalay sa isang bagay na binibigyang diin o kapanapanabik. Pagbutihin mo, alimbawa, pagbutihin mo ang pagsagot sa pagsulit nang makapasa ka. Naintindihan ba? Tandaan lang talaga ninyo, magkaiba ang Gitling, Gatlang In at Gatlang M, ha? Ang Gatlang In ang ang Gitling ang pinakamaliit, kasunod ay ang Gatlang In at ang pinakamalaki ay ang Gatlang M. Yun lamang po, naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Binibining Dumalaga, sa iyong napakagandang pagbibigay impormasyon sa ating mga ka-medyor. Ngayon, ang panghuling tagapanayam natin sa araw na ito ay ang pambato ng Barangay Dumuyog sa sa kagandahan at kaseksihan. Nagtapos ng elementarya taong 2012 sa Kalagdaan Elementary School at sekundarya taong 2018 sa Cantila National High School. Kasalukuyang nasa ika-apat na taon sa kolehiyo at naniniwala na ang payapa't mabuting ugnayan, wika ang natatanging daan. Walang iba kundi ang fresh na fresh na si Binibining Mary Desire Panet. Bigyan po natin siya ng isang virtual na palakpak. Binibining Panit, maaari na po kayong magsimula. Binibining, hindi po namin kayo naririnig. Wait lamang po. Ito po, naririnig na po ba? Opo. Okay na? Opo. Opo. Ayun, humihingi ako ng inyong oras upang makinig at makipag-kooperasyon upang mas maganda ang daloy ng ating talakayan. Next, please.
Next slide, please. Mga bantas. Bakit mahalaga ang mga bantas? O manhin po, Binibini, hindi po kayo malinaw. Hello po, narinig ko ba? Opo. Class, gusto ko yung cooperation po, ha? Alam kong nakakagod ang Filipino, pero magiging maganda ang daloy pag lahat ay may kooperasyon. Bakit mahalaga yung bantas? Bakit mahalaga ito sa pagsusulat, pagbabasa, sa wika? Suwaso po. Isa po. Mahalaga ang bantas sapagkat dito natin malalaman kung kailan tayo titigil o kailan natatapos ang isang istorya o pangungusap. Yun lamang po, Binibini. Okay, mahusay. Mahusay. Maraming salamat. Next slide, please. Ginagamit ang tuldok? Magtatawag ako? Nasaan si Bagasbas or kami? Nandito po, Binibini. Magandang hapon. Pakibasa ang nasa slides. Sa tuldok, karaniwang gamit ng tuldok o period sa Ingles ang pananda para sa pagwawakas ng pangungusap na patorol o pautos. Halimbawa nito ay si Ana ay maganda at yung isa ay dumito ka. Yun lang po. Maraming salamat. Karaniwang gamit ng tuldok o period ang pananda para sa pagwawakas ng pangungusap na patorol o pautos. Ginagamit natin ang tuldok pag ang ating salita, ang ating pangungusap nagtatapos na. Halimbawa, si Ana ay maganda. Ito ay pangungusap at nagtatapos siya at nilalagyan ng tuldok bilang hudyat na nagtatapos na. Okay. Kailan ginagamit ang tuldok sa pagpapaikli? Nasaan si Bernardino Geraldine? Bernardino? Wala? Nasaan si Clark Clarice? Okay, Bernardino. Sa pagpapaikli, ginagamit tuldok sa pagdadaglat ng mga salita. Halimbawa, nauna sa pangangasiwa ang ambagan. 2013, ang Pilipinas is in of Translation Incorp. Si Ben ay si Seth Bamakino ay mabait sa mayayaman. Ay mamamayan. Okay.
Maraming salamat po. Ginagamit natin ang tuldok sa pagpapaikli. Halimbawa, ang INC na kung saan ito ay incorporated. Sa SED, ito ay senator or senador. Ngunit, ayon nga sa aking nabasa, sa formal na pagsusulat ay kailan may hindi pwede gamitin ang pagdadaglat. Ngunit sa patuloy ng pag-unlad ng globalisasyon ay patuloy nang ginagamit ang pagdadaglat sa anumang uri ng pagsusulat o pagbabasa. Next, please. Kasunod ay ang paglilista o enumerasyon. Sino din bumasa? Nasaan si Frias Raymar? Narito po, Binibi. Ay, okay. Pakibasa po. Paglilista o enumerasyon. Sa paglilista, naglalagay ng tuldok pagkatapos ng numero o titik. Halimbawa, maligo ng maaga. Maligo ng maaga o maligo ng maaga. Okay, one. Maraming salamat. Sa paglilista ay gumagamit din tayo ng tuldok. Halimbawa dito. Mga paraan upang maging maganda ang mood mo sa umaga. Number one, maligo ng maaga. Sa paggamit natin ng numero, ilalagyan natin ng period ang kamulan. Pangalawa, letter A. Sa paglilista. At ang kasunod ay gumagamit tayo ng panuklong. Bagamat, pag gumagamit tayo ng panuklong ay hindi na natin kinakailangan maglagay ng period sa ilalim ng number one. Maaaring sa hulihan na ito ng pangungusap. Next. Ang tuldok ay meron din kampanin sa agham at matematika. Nasaan si Junesio Reizel? Junesio Reizel? Wala? Wala si Reizel? Nasaan si Navedas Chris Donamay? Ay, wala. Saan kayo? Okay, Janisha Reason. Dito po. At okay, matematika. Okay. Sa matematika, okay, ginagamit ang tuldok sa sistemang desimal. Sa agham at matematika. Sa matematika, ginagamit ang tuldok sa sistema. Madalas din ang tuldok sa pulat ng mga pangalang siyentipiko ng mga nilalang na halaman. Caprica, Pael, tuldok, daglat ng Linus, dok. Dugon. Dugong ang bituldok. Hi, excuse me. Hello po. Di po ba masyadong maintindihan? Putol-putol po ba? Yes po. Opo, Binibini. Putol-putol po. Opo, Binibini. Opo. Opo, Binibini. Opo. Ba't putol-putol?
Putol-putol pa rin ba? Okay, okay na po. Binibini. Putol-putol pa din po ba? Okay na po, binibini. Hindi na po, hindi na po, okay binibini. Na. Sige, okay na. Sana tayo, sino yung huling bumasa? Si Junshu po. So, ayun. Ang tuldok ay ginagamit din natin sa matematika. Lalo na doon sa mga sistemang decimal. Example, yung 3.1416, ipahalaga ng ratio, 2.54 centimetro, 1.414 Pythagoras constant. Sa matematika, gamit na gamit yung tuldok. Sa agam naman, medyo palimit ang paggamit sa agham sa mga pangalang siyentipiko. Diba? Halos kunti lang yung mga nababasa natin na mga siyentipikong pangalan. Hindi sila medyo familiar. Pero gumagamit pa din natin, ginagamit pa rin natin yung period o yung tuldok bilang daglat din. Halimbawa, Karika Payapa L. Yung daglat na L ay ibig sabihin Linnaeus. At ang yung D naman ay ang dugong. Dugong, dugong. Ano ba yan? Next, please. Relasyon sa lupang bantas. Sino pwedeng bumasa? Ako na lang po. Ako po. Kaya ako na magtatawag. Nasaan si Steel Mary Jane? Steel? Okay. Sino yun? Ako na lang po binibini. Okay na, Vedas? Sige po. Relasyon sa iba pang bantas. May mga pagkakataong nakapaloob ang tuldok sa iba pang bantas tulad ng panipi, panuklong at panaklaw. Wala po akong kasalanan, giit ng bata. Iginiit ng bata na wala po akong kasalanan. Noong nakaraang buwan, lumipad patungong Qatar ang kaniyang ina. Kabilang ang kaniyang ina sa mga hinitira ng tulong ng grupo upang makapag-abroad. Sige, maraming salamat po, binibining na Vedas. Gumagamit tayo ng panipi at ang tuwirang sisipiin ay nasa panimula. Kaya ang tuldok ay nasa hulihan. Hello? At ang kasunod naman dito ay ang iniit ng bata na wala po akong kasalanan. Ang tuwirang sisipiin ay nasa hulihan kaya doon natin nilalagyan ng tuldok. Noong nakaraang buwan, lumipad patungong Qatar ang kanyang ina. Ginagamitan natin ang tuldok dahil iyon ay pangungusap. At gumagamit tayo ng panaklong o panaklaw kabilang ang kanyang ina sa mga hinatira ng tulong ng group upang makapag-abroad. Iyon ay pangungusap pa din, ngunit ginagamitan natin ang panaklaw at nilalagyan natin ang tuldok sa loob nito. Sunod po. Hindi makatanggi ang dalawa ng dalhin ng mga pulis sapagkat hindi na sila makatatakas. Pwede ding dahil yan po ay isang salita, isang pangungusap lamang, ngunit gumagamit tayo ng panaklong o panaklaw, ay nilalagyan natin ng tuldok sa hulihan nito. Kalakip pa din siya ng isang pangungusap. Kaya ang tuldok ay nasa hulihan. Sunod po. Nasaan si Dumalaga Gumayma? Nandito po, binibini. Okay, pakibasa po. Babasahin po ba? Ay, opo.
Sa sanggunian, ginagamit ang tuldok upang paghiwalayin ang mga detalye hinggil sa author at sa pamagat ng aklat bilang isang lahok or entry sa sanggunian. Halimbawa, Almareo, Berhilyo, Balagtasismo versus Modernismo, Lungsod, Quezon, Ateneo de Manila University Press, 1984. Maraming salamat po. Ginagamit din natin tuldok sa paghiwalay ng detalye sa isang sanggunian. Halimbawa dito yung kay Almario Berhelyo, tuldok. Kaysa paggamit natin ng spacing or space, ay pwede natin gamitin yung tuldok at iyon lamang po ay pwede sa sanggunian. Sunod po. Sa sangguniang online, sino pwedeng bumasa? Nasaan si Acevedo Lisa? Acevedo Lisa. Ito po, ma'am. Okay. Pakibasa po. Sa sangguniang online, ginagamit ang tuldok o pagwalayin ang mga desang URL o server. Halimbawa, www.cws.gov.ph. Maraming salamat po. Sa sangguniang online ay ginagamit din natin ang tuldok bilang paghiwalay sa mga detalye sa URL or Uniform Resource Locator. Halimbawa dito ay yung www.qw.gov.ph, di ba? Instead of space, ay ginagamit natin yung period o tinatawag din natin that pag binabasa natin yung link. Sunod po. Sa diksyonaryo, sino pwedeng bumasa? Ako po. Nasaan si Manatad, Mariel? Okay, pakibasa po, Bibini. Wala po. Bilibini? Wala po. Nasaan si Missiona Dayan? Narito po. Missiona Dayan? Pakibasa po ang nasa slide. Sa diksyonaryo, ginagamit ang tuldok bilang hudyat ng pagwawakas ng lahok sa diksyonaryo. Halimbawa, makatao, maka plus tao, puno ng pagmamahal sa kapwa tao. Desire. Una, to wish or long for, crave, want to ask for. Crave or want? Okay. Maraming salamat po. Sa diksyonaryo, hindi po. Sa diksyonaryo, ginagamit ang tuldok bilang hudyat na pagwawakas ng lahok sa diksyonaryo. Halimbawa dito ang makatao. Puno ng pagmamahal sa kapwa-tao. Ginagamit natin ang tuldok bilang hudyat na yon ay ang definition. Maaring may iba pang definition, katulad po sa desire, gumagamit tayo ng tuldok, at number two, ask for, tuldok, and so on. Sunod po.
Tinggi Tuldok. Ito ay special na uri ng Tuldok. Sino pwedeng bumasa? Ako po. Manatod po. Nasaan si Larasi, Larace, Angeli? Narito po. Middle that na iminimungkahing tawaging okay po, Tuldok, pakibasa po. Itnang Tuldok ay ginagamit sa pagpuntig ng isang isdang entry sa diksyonaryo. Halimbawa, makatao. Ay, isang entry sa diksyonaryo. Halimbawa, makatao. Makatao plus tao. Kumi ng pagmamahal sa kapwa-tao. Desire. One, two, or long for crave. One, two, four. Maraming salamat po. Ang gituldok o ang middle dot ay ginagamit din natin sa diksyonaryo. Ito ay nagiging hudyat kung paano pantigin yung isang salita sa diksyonaryo. Iyan po yung middle dot, yung malaking na itim. Middle dot na, nasa gitna. Yan po siya. Makikita natin yan sa mga diksyonaryo. At yan yung magiging gabay natin kung paano natin bigkasin yung isang salita. Sunod po. Ay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at humihingi po ako sa inyo ng tawad dahil po sa Unstable Network. Naka-wifi na po ako pero hindi alam bakit putol-putol pa din po. Sa mga nag-cooperate po, nag-participate, maraming salamat. Nililista ko po yung names doon at ipapasa ko na lang po kay Ma'am Kumar. At next po ay magkakaroon tayo ng next slide po. Sulit. Ayun lamang po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Binibining Panit. Ngayon naman, kung may nais kayong katanungan kay Binibining Panit at kay Binibining Dumalaga, nais ninyo silang tanungin. Kung wala ay inanyayahan ko si Binibining Ispura para sa pag-awad ng sertipiko para sa mga taga-Panayam. Nakamute po kayo, Binibini. Hello? Sorry po. Hello? Sorry po. Hello? Muli ay magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay igawad natin ang sertipiko sa ating mga taga-Panayam sa hapon na ito. Babasahin ko muna ang nasaad sa sertipiko. Republic of the Philippines, Sri Gadalsur State University, Cantilan Campus, Cantilan, Sri Gadalsur, Department of General Teacher Training. Sertipiko ng pagkilala ay iginagawad kay Cindy S. Dumalaga bilang pagkilala sa kanyang mga mahahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang Wikarunungan 2021 na may temang pagdalumat sa mga tuntunin ng pagbaybay sa wikang Filipino. Bayanihan ng mga Filipino major sa pagpalambo ng kaalaman pang wika na ginanap sa araw ng Oktobre 32, 2021. Na nilagdaan ni Aisa B. Kamar ang ating tagapayo, Dr. Teresa E. Alas ang ating department chair, at Myrna S. Loren ang ating OHSAS head. Katulad ng sertipiko ay iginawad kay Mary Desire C. Panit. Bigyan natin sila ng virtual na palakpak. Maraming salamat.
Maraming salamat po. At ngayon naman ay papaskil namin ang pasulit dito sa Google Meet. Apakibusan muna yung camera ninyo para sa screenshot ni ma'am. Okay, maraming salamat sa oras ninyo, mga first year. Okay, lalo na sa mga fourth year, sa mga taga-Panayam, maraming salamat sa oras ninyo. Okay, so magkita-kita tayo sa susunod na Sabado, dalawang session na lang yung natitira. Matatapos na natin yung Karunungan 2021. Okay, so ngayon ay sagutan nyo na po yung Google Form na sinend sa inyo dito sa chat box. Okay, maaari na pong mag-leave ang mga first year. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat po, paalam. Opo, paalam din po. Sa lahat ng nag-participate, maraming salamat sa Filipino Club of Officers na naririto, maraming salamat. Okay, sa mga fourth year taga-Panayam, okay, pagbati, mahuhusay kayong lahat. Sa tingin ko ay maaari na kayo mag-practice teaching sa susunod na semester. Okay, sanay na kayo gumamit ng itong Google Meet o di kaya Zoom, mahusay kayo sa webinar. Okay, so expect ninyo sa inyong practice teaching ay virtual class kayong magtuturo sa mga estudyante namin. Sa nakikita ko naman ay parang sanay na kayo, di ba? Ang husay magturo. Okay, nakikita ko yung disposition ninyo bilang isang guro sa hinaharap. Okay, nawa ipagpatuloy natin yung ganung klaseng katanian. Okay, pagbati sa inyong lahat, okay. May nais ko ba kayong sabihin?